ang isa sa pinakaunang paghihimagsik sa Pilipinas at nakipaglaban sa mga Kastila. Si Tamblot ay isang babaylan na leader ng mga pag-aalsa sa Bohol laban sa mga Espanyol noong 1621. Pero bago natin yan ipagpatuloy, at kung bago ka pa lang sa aking channel at interesado ka pa sa mga ganitong topic, ay huwag kalimutang pindutin na subscription button at notification bell para lagi kayong updated. Walang gaanong ulat tungkol sa buhay ni Tamblot bukod sa pagiging babaylan ng Barrio Tupas, Antequera, Bohol. Siya ay nananampalataya kay Aisono at sa mga diwata at mga espiritu ng kalikasan. Ang iba pang mga babaylan ng isla ng Bohol ay sina Katorkokon ng Tagubas, Antequera, Hibortasing ng Lihanan, Cortes, Bulaod ng Batuan, Tamisa ng Loon, Tagbaka ng Tubigon. Ang mga Boholanos o Bulanon ay may mga sariling paniniwalang espiritual bago po man dumating ang mga Kristiyanong Kastila. Matapos ng ilang taong matagumpay na pananakop ng mga Kastila sa Cebu, ang dalawang paring Jesuit na sina Juan de Torres at Gabriel Sanchez ay dumayo sa Bohol noong 17 ng Nobyembre, 1596, at matagumpay sila nakapagtayo ng kuta sa Baclayon at mabilis na naipalaganap ang Kristyanismo. Makalipas ang ilang taon, dinayo naman ang mga humigit kumulang 300 Moro na mula sa Maguindanao sa pamumuno ni Dato Sirongan at Dato Sali. Sa kadahilan ng ito, napilitang maglipat ng kuta ang mga Jesuit sa mga loobang bahagi ng isla ng Bohol, kung saan malayo sa tabing dagat para na rin sa kanilang kaligtasan. Mula noon, ang Lobok na ang naging tirahan ng mga lokal na pinuno ng Jesuit. Na magsimula ng lumaki at kumalat ang paniniwalang Kristyanismo, hindi rin ito naging ganong kadali na matanggap ng ilan sa mga Bulanon. Kaya naman noong taon 1621, sa pangunguna ni Tamblot bilang isang punong babaylan, ay nagsimulang mag-aklas. Sa pamamagitan ng paghamon sa mga Kastilang pari, kung gaano makapangyarihan ang kanilang Diyos, sa pamamagitan ng kawayan ay kailangan nilang gumawa ng himala. Sinimula ng paring Kastila ang pagdarasal at matapos nito, biniyak niya ang katawan ngunit walang nangyari o kahit anumang senyales ng himala. Sumunod naman ang babaylang si Tamblot. Isinagawa niya ang kanyang ritual ng pag-aalay kay Aisono at humiling. Biniyak ang kawayan at tumagas ang alak na tuba na gawa sa niyog at may siksik pa na bigas na nakapaloob sa kawayan. Nanalo ang babaylang si Tamblot at nakuha niya ang panig ng mga tao. Nanatiling kapanalig lamang ng mga Kastila ang mga Tagalubok at Baclayon. Mabilis kumalat ang mga nangyari, ngunit madiin din itong pinabulaanan ng mga paring Kastila na ang gawain ni Tamblot ay gawaing demonyo at hindi isang himala kundi isang panloloko lamang. Samantalang may ilang pagkakataon din na minsang gumawa ng himala ang mga Kastilang pari tulad ng paggamot sa napahamak na Alcalde Mayor Juan Alcazaro. Matagumpay itong napagaling sa ngalan ng sagradong anak. Ngunit, hindi ito binansag ang gawain demonyo. Bagkos, itinuring itong himala. Habang ang karamihan sa mga Jesuit ay nasa isla ng Cebu upang dumalo sa selebrasyon ng pista ni St. Francis Xavier, lumaon pa rin ang pananakop at nagpatuloy pa rin si Tamblot sa paghihikayat sa mga nasasakupan na ipaglaban ang kanilang paniniwala at karapatan. Umabot sa mahigit kumulang 2,000 Bulanon ang pumanig at sumama mag-aklas kay Tamblot. Nang makarating sa isla ng Cebu ang kaganapan, agad-agad na nagpadala ng humigit kumulang 50 na Kastilang sundalo at 1,000 Cebuano. Marahas na naging panlulupig, tinugis ang mga Bulanon na panig kay Tamblot at kinuha ang mga bagay na nagpapatunay sa kanilang nakagawi ang paniniwala. Sinira, sinunog at itinapo ng mga ito kung saan hindi na mapapakinabangan. Samantala, ang mga ginto at pilak naman ay ipinamahagi sa mga sundalo. Hindi nagtagal, lumakas ang hukbo ng mga Kastila
at unti-unting nalupig at napuksa ang samahan ni Tamblot. Marami nagbuwis ng buhay, ngunit may ilan din na nakatakas, at ang mga nahuli naman ay inalipin at pinahirapan. Sinunog at binura ng mga Espanyol ang bayan ng Malabago mula sa mapa. Hindi malinaw kung ano ang sinapik ni Tamblot na makubkob ng mga Kastila ang kuta nito sa bundok. May nagsasabing nasawi siya habang tumatakas sa mga Kastila bago pa man maganap ang pagsalakay ng mga kalaban. Tumagal lamang ang revolusyon ng isang taon mula 1621 hanggang 1622. Ngunit mahalaga ang ginampanan nito sa ating kasaysayan na marami sa atin ang hindi nakakaalam.